بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, tuwang-tuwa na sana ang mga kafir eh. Itong mga pagano, tuwang-tuwa na sana ang mga pagano dahil nag-live ako kanina. Nag-start up na live, medyo mayroong problema. Ito pa lang Facebook, Zoom, pag matagal kang di nakapag-live, medyo may mga problema ma-encounter mo. Tuwang-tuwa ang mga pagano, yung mga Trinitarian, tuwang-tuwa. Pagano naman talaga ito eh. Kasi itong Trinity actually pagan doctrine ito eh. Hindi naman ito doktrina ng mga propeta eh. Ang itong Trinity doktrina ito ng mga pagano, absorbed by the Christian and also distributed to the Protestant. Ang ating subject ngayon mga kapatid, magbigay talaga naman ako ng sakit sa ulo sa mga Kristiyano. Dahil dito, tatalakayin ko yung tinatawag nila nga scientific. Sa akin, this is not scientific. Scientific errors in the Bible. Error nandyan sa Biblia. Scientific errors in the Bible. Marami. Dito, sabi nila sa mga pare, sa mga ministro, itong mga pastor and reverend, sila, sabi nila, there is no single unscientific, sabi nila, na nandyan sa Biblia. Inaaprubahan nila at pinapapatunayan nila ang Biblia ay talagang salita ng Diyos due to scientific fulfillment or scientific prophecy, scientific happening facts nandyan sa Biblia. So titingnan natin mga kapatid kung totoo ba ang Biblia ay mayroong natawag na scientific. Okay. Tingnan natin. I-share ko sa inyo mga kapatid, ha? Tingnan ko. Tingnan ko dito para mabasa din ninyo. Baka sabihin ng mga kafir diyan, yung mga pagano dito na hindi totoo. Okay, dito. Tingnan niyo. I-share ko sa inyo. Nandyan. At basahin ninyo. Kayo mga kafir, basahin niyo please. Ha? Sa Mateo 4, versikulo 8, basahin ko. Again, the devil took him to a very high mountain. Oh, taas nga mountain. And showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Mga kapatid, kung totoo ito, sinasabi nga, showed him all the kingdoms or all nations, all country, ito'y kasinungalingan. This is a big unscientific error. Bakit? Ito, tingnan niyo ito. Ha? Ang mundo ay ganito. Halos ganito. Ang mundo. Ang sabi nga nila, ostrich, nga ba yung nga itlog? Ito, itlog pa rin. Pormang itlog. Kung dito, example, dito sa North Pole, ang pinakamatayog na bundok, pinakamataas na bundok, okay, bundok, kahit anong taas pa dyan, taas mga kapatid, hindi niya makikita talaga ang all kingdoms of the world dahil may dito, sa ilalim dito, may kingdom din ito. Kung ang bundok ay paganoon, ang opposite niyan ay hindi makikita. Kung dito naman din sa gilid, itong bundok ay gumaganon mahabang, mahaba. Ha? Sa opposite side niya, hindi makikita. So, very unscientific. Nga sinasabi nga, the highest mountain, dinala si Jesucristo, at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. Huh? Ang iba dyan, oo. Huh? The highest mountain. Lahat, sinasabi ha, lahat. Hindi naman sinasabi Middle East eh. Lahat ng kaharian sa mundo. Mateo chapter 4 verse 8. Again, the devil took him. Took him to a very high mountain and showed to a very high mountain. And showed
him all the kingdoms, all the kingdoms of the world. Paano ngayon? Ha? Ang scientific. Dahil kung dito ang pinakamataas, ang opposite nito ay hindi talaga niya makikita. Ha? Sa gilid naman dyan, kung tumubo ang bundok, sa opposite niya hindi talaga makikita. Ha? Except makikita lang ito mga kapatid kung flat ang mundo. Kung ganito ang mundo, kung ganito ang mundo, ha? Mga kapatid, ganito ang mundo, flat. Ano ba? Flat ang mundo, makikita. Ha? Ganito ang flat. Tapos dito ang mountain, shhh, tumubo ang mountain, flat ang mundo. Talaga, oh, ganito dito sa cellphone. Flat ang mundo, tumubo ang mountain, makikita niya lahat dahil flat eh. Flat. Tapos pinagmamalaki ninyo, na ang Bible scientific daw ang Biblia. Dagdag pa mga kapatid nga unscientific. Ang dami diyan mga unscientific. Dito lang muna tayo. Nakakatawa-tawa. Okay? Tingnan ninyo. Another unscientific nandyan sa Biblia. Basahin natin, sabay-sabay tayo magbasa. Ha? Basahin ninyo mga kapatid. Sa Leviticus 11, versikulo 20 hanggang 22, all flying insects, all, ha? Sinasabing all flying insects that walk on all fours are to be detestable to you. All fours, yung bang apat daw na paa. Walang insekto sa mundo na apat ang paa. Ha? Mga kapatid, ang insektos ay anim ang mga paa ng mga insektos. Wala kang makakita nga insekto nga apat ang paa. Sige, maghanap kayo. Grasshoppers, ano pa? Ano pa? Ang lamok, tingnan mong lamok. Hindi ko naklaro yung lamok. Baka nakapunto sila. Hoy, manghuli kayo ng lamok at tingnan niyo ang paa. Ha? Insektos, lahat ng mga insektos ay in my research, maybe mali ako, in my research, all insects having six legs. Ang mga insektos, yung lumilipad ng mga insektos, anim daw. Anim daw ang mga paa. Dito sa Biblia, apat. Apat ang paa, mga kapatid, na ngayon. Ha? Hoy, mga hunghang na mga ano, mga Bible-blooded people, sabi ninyo maalam kayo sa Biblia. Okay. Paano ngayon ang Biblia ninyo? Ha? Ang mundo daw, nakita ang lahat ng ang nasyon, all the kingdoms nakita. Ito kung flat, eh kung bilog, eh hindi niya makikita. At saka insektos, apat daw ang mga paan ng insektos na lumilipad, apat. Hoy, maghanap kayo ng apat, maghanap kayo mga kapatid. Maghanap kayo ng apat na lumilipad. Tingnan natin, ha? Baka mali ako. Ha? Walang in my research, walang insekto na apat ang kanyang iyang legs or paa. Sabi ng in my research, anim ho. Naku naman mga kapatid. Ha? Ano? Sige, saan pang scientific ninyo dyan? Ha? Saan pang scientific ninyo? Jamal Makadatar, mapipiyatanosan. Oh, why? 50,000 errors. Pero hindi naman niya tanggapin niya nila eh. Dahil sabi lang, sa mga Jubas Witness lang yan eh. Sa mga Jubas Witness lang yan eh. Kasi sa Awik Magazine, napublish na mga Jubas Witness. Eh, meron ako dito, Catholic Bible. Mga Catholic Bible, meron ako dito at Catholic Bible. Oh. Baka ayaw nila, saan ba yung Catholic Bible ko? Oh. Saan yung Catholic Bible ko? Meron akong Catholic Bible. Saan ba yun? Sandali. Ito. Catholic Bible. Ito. Maraming mali. Ito ang Catholic Bible. Tinanggihan pa ito dito nung one time doon sa Himalalog. Hindi niya tinanggap na ano daw. Wala daw perma ni Jaime Cardinal Sin. Sinabi lang kasi dito na
re-imprimiputes by Jaime L. Cardinal Sin, August 31, 1984. Sabi niya, hindi niya kay Cardinal Sin, walang perma. Hanap talaga siya ng perma. Pero ito, ay, ayon dito, this is the United States Catholic Conference, ayon dito, the New Catholic Translation. Sabi, daming errors, dagdag bawas. Sila nagpapatunay dito, ang Biblia, sabi pa nila, is not to be found in the most reliable and ancient manuscript. Mga authorship, may mga unknown authorship, silang nagsabi, nagpapatunay. Oh, sabi ninyo ang Biblia, salita ng Diyos. Eh, bakit pa? May mga authors, unknown mga authors, may contradiction, may dagdag, may bawas pa dyan. At mga unscientific pa. Imagine, si Jesus nga, illogical din eh. Maliban sa scientific, illogical eh. Imagine God, Diyos Jesus Cristo, Jesus Cristo, Diyos at tao. Baka ang irason naman lang, ay katong bit-bit-bit siya ni Satanas, tao man siya doon eh. Baka yun naman ang irarason nila eh. Madulas yan eh. Madulas. Eh yung si binibit-bit si Jesus Cristo. Tao siya o Diyos? Yung palang pagka-Diyos ni Jesus Cristo, pasok-labas, 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 parang umang, pumapasok yung pagka-Diyos niya, lumalabas naman ang pagka-Diyos niya. Because if Jesus Christ is permanently God and permanently human, meaning, yung dinala siya ni Satanas at nilipad siya ni Satanas in the high pinnacle and then to the highest mountain, Diyos siya. Si Tanas, grabe, makapang hindi mo lang suntok, suntok konti, Satanas, balbalon, ikaw Satanas, ha? Ako si Satanas, ikaw Satanas ka, ha? Malintian ka sa akon, bitbitin mo ako, ha? Gaguhin mo ako Satanas, imo ko dala-dalaon, ha? Kung ako si Satanas, ay, kung ako ang Diyos, naku, balbalon mo totoo, ari balbal, oh, ha? Kung si Satanas, Diyos ka iya mo. Diyos ka iya mo, paglapit ni Satanas, balbalon mo, tudo. Kundi martilihon mo. Kundi batuhon mo si Satanas. Nagpabit-bit ka man lang. Lumipad. Ang Diyos naman yung makakap kay Satanas. Ang Diyos yung makakap, siyempre mahulog eh. Hindi mahulog eh. Paano? Is this logical na ang Diyos ninyo makapangyarihan sa lahat? Or sabihin man natin, anak ng Diyos, makapangyarihan. Ay, dala-dala, bit-bit ni Satanas. Kawawa naman eh. Ah, sa diin man ang utok to. Diin ang isip nyo. Ha? Ikaw karon, ikaw nagpapalamati. Ikaw pastor, ikaw pari, ikaw reverendo. Ministro ka, pari ka. If you know, Satanas, lalapit sa'yo. Bit-bitin ka niya. Ililipad ka niya. Payag ka. Payag ka? Maliban lamang yung utak nyo ay Satanas rin. Ha? Pag ikaw ay pastor, ikaw ministro, ikaw ay pare, madre ikaw, kung utak mo ay utak ng tao man, o utak ka ng Diyos, maka-Diyos ang utak mo, hindi ka papayag, bitin ka ni Satanas. Maliban lamang kung ang utak mo ay kasing utak din Satanas, pumayag ka, sige, lipad tayo, papunta tayo doon. Lipad, naku, nang kawawa naman ng Diyos. Nilipad-lipad niya ano, si Satanas. Ano, hinahawakan, saan kaya hinahawakan si ang Diyos ninyo? Ay, kapatid, hindi kami maniwala, kami mga Muslim, will never, never believe na ang propeta, ang propeta mismo, dadalhin at bitbitin lamang ni Satanas. Kung ako, sampalin ko, sige daw, pakita daw sa ako Satanas at magpakilala ka Satanas at suntokon kita. Huh? Payagan ninyo, ikaw babae, pag si Satanas sa kwarto mo, ako si Satanas, anong gagawin mo? Sige, yakapin mo ako Satanas. Huh? Ikaw babae ngayon, alam mo ang, lalaki lang, pumasok sa iyong kwarto. Huh? Pumasok. Ngayon, anong gagawin sa lalaki? Pumasok sa iyong kwarto. Huh? Sabihin mo, ikaw babae, sige, yakapin mo ako. Huh? Miss na kita, lalaki. Si Satanas. Ha? Si Jesus Cristo. Magdipunggol. Anak ng kalabaw. Paano man dyan naging Diyos nyo? Buhat-buhat ni Satanas.
Mag-shout out lang tayo muna nito. Parang ma-hybrid ako nito eh. Sara Gumulon Norbelia. Wa rahmatullahi barakatuh. Watching from Marawi City. Timothy Hara. Yung utak mo yung may error. Walang error. Ang Diyos. Oy, Timothy. Timothy. Ano? Diyos? Hinatak-hatak. Atak-atak ng Satanas. Oh, totoo yun? Diyos? Dala-dala ni Satanas? Tama yan? Naku naman talaga, Timothy Hara. Tama. Muslim King. Imagine dito, all flying insects that walk on all fours are to be detestable to you. Four insects? Apat daw. Sige, maghanap nga kayo ng insects. Apat. Maghanap kayo ng insects na may apat na paa. Because in my research, all insects have six na paa. Six legs ang mga insectos. Oh, talaga, oh. Ang gabi ko. Israel, grabe, flat ang mundo talaga, oh. Talaga, oh. Dito pa, shout out. Shout out, GR, pakinggan. Israel, Muslim King. Eric Lahato Hernandez, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh from Riyadh. Ay nagtanong brother si Muslim King, tanong lang ano ang parusa sa mga walang balbas na ustad. Walang balbas, kung talagang walang tumubo, eh wala siyang parusa. Wala siyang parusa dahil wala siyang balbas. Eh kung meron man siyang balbas at inahita niya sa Islam, talagang meron niyang parusa. Mayroong parusa pero hindi lang natin alam. Martelyo ba o ano? Pero may parusa. Allahu alam. Ano ang parusa? Pero lahat ng sinasalungat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasalungat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may parusa. Sa kapanahunan nga ng Prophet Muhammad, peace be upon him, may taong kumakain sa kaliwa. Inilapitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabihan, huwag kang iinom, huwag kang kakain sa kaliwa. Huwag mong gayahin si Satanas. Dahil si Satanas kumakain at umiinom siya sa kaliwa. Sabi naman ng isang filosofiya na Muslim, sabi niya, ya Rasulullah, ang kanan ko ay hindi naman maabot. Ang kanan ko, hindi ko na magagamit sa aking bunganga eh. Hindi makaabot. Yung kanan daw niya, hindi makaabot sa bunganga niya. So, wala lang ang ginamit niya. So, sabi ng Prophet Muhammad SAW, okay, kung sinabi mo yan, mangyayari. Pero ang totoo lang, walang diferensya yung kanan niya. Tumang tama, tumalikod lang Prophet Muhammad SAW, yung kamay niya, hindi niya maabot sa kanyang bunganga. So, yan, tingnan na, yan, kakatakutan natin, mga kapatid. Ano pa dito? Sino pa? Amer Tapundo, Tapudok, watching from UK, London, mashallah. Very cold siguro dyan. Dito si Sarah, Muslim King, inut ulit ko dito, Eric Lahato, Hernandez, shout out sa inyo. Amer Tapudok, shout out. Okay. So ito lang ho, mga kapatid, na-shout out ko na siguro lahat. Ang hindi ko man na-shout out, pasensya kayo. Mga katunggali, mga hunghang na mga ano mga tao ay naniwala nga ang Diyos nila ay buhat-buhat ni Satanas. Kahit man di hindi Diyos, sabihin man natin propeta, o sabihin man ordinaryo na tao, payag ka, dalhin ka ni Satanas, hindi mo sampalin. Sampalin ko yung Satanas. Satanas ka, yawa ka, bitbitin mo ako. Ganun sana, di ba? So, maraming salamat po mga kapatid. Kayo na dyan. Kayo mga Kristiyano, sige, ang Diyos nyo gibuhat-buhat, ha? At pinakita pa doon sa flat na mundo. It signifies that flat ang mundo. Dahil, imagine, dinala daw doon sa pinakamataas na bundok at nakita ang all kingdoms of the world. Ito mangyayari lamang kung flat ang mundo. Pero kung hindi flat ang mundo, bilog, ay sa opposite, ay hindi talaga niya makikita.
So maraming salamat na salamat sa inyong panonood. Sa ano sa to pa ang inyong natong ang natamaan bato-bato sa langit. Wag lang po sana magalit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.